Ayan, so ano lang muna kayo guys, kung di pa kayo nag-dinner or ano, kuha lang muna kayo food. Around 8 p.m. pa naman tayo mag-start or siguro a little late, 5-10 minutes after 8 siguro if may mga habol pa. Antayin din natin si ano, Sir PB. Sige, be back mga ano, 8 p.m. Ayan. Hello, good evening guys. So, ano lang ha, sa mga bago natin, wait lang natin yung iba. Siguro around 5 or 10 minutes after 8 p.m. Antayin lang natin yung mga ibang habol.
Hello, hello. Ayun, hello Boss Phoebe. Ayun, good evening. Ayun, good evening, good evening. Mga Good. around ano oras natin start? Siguro, papasukin muna pasukin muna natin, no? Sige. Ay, ano raw pa, ano daw, co-host daw para... Ayan, okay na. Ayan, para mag... Ako na lang maya-maya, no? Ay, okay. Mag-accept. Ako, si Van. Okay, lang. Ayun. Ayun, good evening, Boss Earl. Kamusta kayo? Long time no see. Oh, nga, parang ngayon na lang ulit ako nag-ganun since last time eh. Talaga, ako rin eh, actually. Nagtitrade ka na ba ulit ng ano, PSE? Sumali ka ba ng Investa Cup? Nagtitrade pa rin naman, although parang wala rin halos matrade eh. Parang namatay ulit yung mga play. Oh, so, actually ako din. So para parang, ano, kakabalik ko lang din para sa Investa Cup. Ay, ayun din. Sumali din ako. Tapos parang puro trial and error mga ginagawa ko dun eh. Kunyari, nag-short ako, ganun. Parang explore. Kasi, ano eh, parang hindi naman natin, parang in reality, wala namang shorting sa PS. So, parang, ano lang. Tsaka parang hindi ko sure eh. Meron ba tayong module sa, ano, sa ZFT na specialized sa shorting? Parang, wala. Parang wala pa, no? Mm-mm. Unless well, sa parang ano, crypto siguro. Parang crypto, parang index. Ayun, tama. Pero yung sa stocks like USPs, parang hindi pa ako aware kung may nag-exist na. Ito si Boss Eman. So, Boss Eman, sumali ka ba ng Investa Cup? Si Boss Eman, top 6 yan last year eh. Ay, di ka na sumali. Bakit naman? Busy sa crypto, no? Sana nga meron din yung Binance, no? Busy po mga sa ganun. Busy sa crypto. Yun nga eh. Nagtitrade na rin ako ng crypto pero kakasinula ako lang. Pero may trade din po ako ng PSG. Sumatali pa. Wala akong ano eh. Actually, hindi pa maganda yung Investa Cup ko. Puro cuts pa eh. Puro cuts lang din ako recently. Wala pa nagmamaterialize eh. Kaya nga, yun din yung ano ko eh. Parang wala pang kahit isang ano, significant trade na nangyayari. Oh, parang, kunyari, puro test buy tapos cut. Hindi, tsaka problema ko, wala yung mga gusto ko i-trade. Wala, hindi siya tradable. Ah, gets. So, like for hindi example, kasama. All day kanina, diba? Wala. Oo nga eh, naantay ko yun. Ba't hindi nila in-add yun? Eh, ang heavy nga nung, hindi naman yun sobrang basura eh. Tsaka diba, ilang days na siya after IPO. Ayun ko lang. Ayun ko lang. Pati may, mga... may meron pa namang structure kanina yun. Ayun. Oo. Mga BSE. BSE wala. Din. Yan, BSE wala. Eh, pero interesting no, 1M na yung starting. Boss, eman nung kayo ba? 1M ba yun? 100K? Parang 100K lang, di ba? 100K lang po. Oo, 100K last lang. Last year. Oo. Parang ako 1 million last. Pero actually, mas madali eh. Kasi, I mean, hindi mo mas madali. Parang mas, paano ba? Mas maganda. Oo, mas makokontrol mo kasi mas marami kang position na pwedeng ilagay, di ba? Hmm. Tama. Tapos, kung gusto mo, ano. Hindi tulad dati. Oo, pag bumili dati ka ng blue chips, ubos agad din. Pagano ta? 25. Mga 808 siguro. Sige. Sige. Pagka ano, mga ilan ba yung ideal na ano? Pwede tayo mag breakout rooms. Pwede siguro, na yan. Mga pwede five, na yan, no? Mga 5 per room siguro. Oo, pwede na itong 20 plus. Konti na lang natin ah. Ba't gano'n? Ano nangyari sa PSE?
Feeling ko dry kasi. Dry Kaya kasi, ganyan. kaya wala masyado umaating. Puro cut kaya siguro din. Andito pa rin pala, andito pa rin. Mga same familiar faces pa rin. Ito si Boss, ano, Boss Merong Brian ano, sa Dario. Kung na, ay, kung nakaka-attend ka nun, parang last Wednesday yata, nag, parang quick Zoom meeting si ano, Boss oh, Yuri. Oh, wala ako eh. Parang ako... ano siya, tawag doon, 12 p.m. siya eh, during market hours. So parang mga ano lang, mga pang-investa ka for overall PSE. Tawa lang kami ng tawa kasi ano, wala rin masyadong matrade, wala siya masyadong madiscuss. Kaya napunta siya sa crypto. Kaya nga nagkukulitan sila dun sa ano, sa crypto channel. Kasi parang sa PSE nga daw, ano yun? Sobrang tagal ng mga 10% mo, pero sa crypto totoo, saglit lang. Totoo, totoo. Kaya ano, wala. Nalihis yung discussion nun, kaya nakakatawa eh. Pero ayun ko, feeling ko naman okay naman PSE, I mean based index eh. Hindi naman yun siya sobrang actually yun din pangit. Yung naging issue eh. Parang yung index kasi ang ganda. So, so alam mo na expected mo karamihan talaga blue chip second liner yung mga gumagalaw. Feeling ko ano lang, konting konso pa siguro. Kasi hindi ko pa ulit na-experience yung totoong bullish na PSE. I mean, nag-start ako mag-trade ng PSE. Sa tuktok talaga yung index, eh, 8K. 2018, doon ako eh. Parang bear, ano kaya, bear baby ako eh. Pagpasok ko, pucha, parang start ng bear market, hindi pa ako nakaranas ng sobrang ano. Yung tipong nag-aanuhan lahat. Siguro short term, ganun. Pero yung talagang sobrang tagal nag-aano. Tingnan natin ngayon kung mabibreak, kung hanggang saan yung ano niya. Yung 7 to 8K niya. Kung magre-range lang ba yan or what. See, tignan natin mamaya. Shoutout si Boss Gio. Si Boss Gio Alonso nandito. Andito na ba yung mga ano, previous batch ng TI? Oh, feeling ko nandito na eh. Alam ko mix na siya. Oh, medyo hindi lang siguro matend si, lang lahat. Nandito si Ian. Alam ko na merge na ata dati. Mga pumapasok pa. Mga humahabol pa. Sige, 1 minute. Good evening, Boss Giovanni. Good evening. Na-trade mo ba ito? Ano? Ay, may nakapag-trade ba ng all day na IPO? Pinag-trade ko yan, mismo? Pero puro cut ako dyan eh. Ay hindi, hindi yung ano, hindi ako nakapili nung prior. Oh. Nabigyan yung, ako allocation kaya lang. Ano eh, yung accredited pala nito na broker, ano lang, call, saka First Metro. Pag ibang broker ka, kailangan mo mag over the counter na deposit. Hindi niya i-debit sa ano na. Gets. Wala akong ganun yung prior na shares. So, kaya na-trade ko lang yan nung bumagsak na. So, edi, puro cut din. Lalim nun eh. Tinamad ako kumanta ang banko eh. Tapos magkakita ko doon sa IPO na isili. I go, oh no. Ayun ko lang kung anong mangyayari dyan. Pero, parang pakiramdam ko kasi sumobrang bigat niya bigla. I mean, dun sa piso price niya parang di, wala, grabe naman yun. Sa sentiment talaga to kaya ano. Kaya yeah, iba yung expectation sa ano eh. Parang ang layo niya sa ginawa ni MM. Yung parang dati. Parang same business nila ganyan. Kaya iba yung ginawa niya ngayon. Oh, sige, game. Kumain na ba kayo guys? Parang tahimik kayo lahat ha. Ano nangyari? But ako ano lang, kakain ko lang din halos eh. Ayun ko. Pwede naman kayo mag dinner din habang ano. Nandito. Ayun, good evening. Good evening.
Sige, wait lang. Set up ko lang itong invest ako. Sige, sige. Bali, ganun ulit, no? May sinin si Muriel dito na ano, Google sige, Sheets. Sige, game. Oo. So, ano lang. Tapos ano? Tingin ko, hindi naman tayo masyado magtatagal tonight. Last time, ang tagal natin. Oo nga eh. Sorry, sorry guys. Kung try natin. Try natin. Try natin. Tagal lang natin. So, at least, madiscuss lang natin yung mga importanteng ano, importanteng trades to look at this week. Tsaka may ano na tayo eh, sa Google Sheets parang may prioritization na. So, oh, okay. Sige. Mas ano na. Sige, game na ba kayo guys? Pa-type naman guys. Pa, oh, dyan pa ba kayo? Paramdam naman kayo sa amin. Ayan. Game na, game na. Yun. Ayan, sige, game. So, ano muna tayo? Breakout through muna tayo. So, usual discussion. Kakagising sige, lang ni Boss Bray, oh. Sarap po. Pakikape you know muna. Siesta, Pops, eh. Piesta ba? Ay, sarap. Siesta, siesta. Ah, siesta. Kala ko piesta. Ay, piesta ba dyan sa, ano, sa Middle East? Okay. Okay, GG. Sige, so breakout room muna tayo. Di ko sure kung may mga bago tayong, may mga first-timer ba dito mag-FGD? Meron pa ba? Dadatehan na to mga to eh, no? Pero so, parang wala naman na siguro. Kasi matagal na ata since yung ano eh. Okay. I mean kahit ano, oh, feeling ko may two gets na nila. Sige, pero if ever lang na may mga ano pa dyan, newbies sa TR. So patulungan na lang kami, guys. Alam niyo naman yung sistema dito. So breakout room, discuss tayo ng trade ideas natin, watch list or existing trades. And then pa-fill up na lang van pa copy paste na lang ako sa okay, sige. Comment siguro. So natin i-fill up. And then ano, discuss natin. Gusto ko sana guys kung pwede mag-request. Gusto ko kayo marinig more sa mga discussions para hindi lang kami ni Van. So, tatanong kami if meron kayong mga ideas, feel free to butt in. And then, ayun, para mas, ano, mas interactive, mas, ano tayo, mas masaya, mas enjoy yung discussions. So, breakout room tayo for, ano ba, 1 hour? Kasi ano ba yun, 1 hour? Oh, sige, yun. Siguro, mas ano rin eh, feeling ko mas maganda, mas marami rin silang ma-discuss. Okay. Kasi pag nandito na. Malima lang sila eh. So, kasyang-kasya na siguro yun, no? 1 hour. Tsaka ano, take the lead guys kung kunyari sa group nyo. Mag-assign lang kayo ng yung isang scribe. Pwede mag-take down ng notes. Pwede rin yung isa chartist. Or yung isa, pwede rin yung mga sasagot ng questions mamaya. Ganun. Okay. Hmm. Sige, so ayun. Set up lang natin yung, ano, yung breakout. Ayan, sinend ko na yung link. So ayan, yun na lang gamitin nyo. Okay. Assign automatically mga 6 breakout rooms. Okay, GG. Ayun, game.
Sige. Oh no. Sige. Okay. May nabis tayong ilan yan. Okay lang naman. Asen tsaka buti medyo ano pa lang tayo. pangilan ba? Pangatlo pa lang. Asen tsaka Converge. Ay, madam nito. Sige. Pero ulitin na lang. Recap naman na lang natin. Sige. Sige. Manadali naman yan. Sige. Okay. Recap natin paano, bago mag-end. Paano to, boss? Yan. Actually, dyan pumasok. Pumasok ako dito sa CV dapat. Dito siya. Specifically. Yan, clear pa lang. Okay. CV na tong microbox na to dati. Ganyan. Opo. Opo. Tapos medyo mataas naman yung risk ko dyan. Dito yung cut ko. Validation ko. Oh, layo. Hmm. Okay. So, pumasok po ako ng ano dyan. 14.92. Okay. So, hawak pa? Hawak pa po. Tapos, actually, nag-add ako dito sa kanina. Ah, okay. Oh, okay. 14.7. Ayan. 14.7. Hmm. Ayan. So, tapos, anong bias? ATH stock naman siya. Plano ko sana if kaya siyang i-trend follow pag nagtuloy-tuloy. Pero pag nakakita ko ng weakness on this level ulit, parang sell half muna. Mm-hmm. Kasi medyo makapalte. Mm-hmm. Yan. Okay. Pwede naman yun. Kumbaga, pagka merong resistance, pwede mong i-sell yung half pero iwan mo lang yung ibang parang half shares mo para at least hindi naman sell all. Kasi nga ano eh, tama ba? ATH din ba to? ATH, yun. So yun, good naman yung plan. Then, ayun nga, tama naman yun. Merong parang order block dito sa left na kailangan niya muna i-take out or siguro yung big box na yun, hopefully above DB50 siya mag-conso before mo i-re-add ulit yung shares mo na binenta mo sa resistance. Ganun. So yun yung pwede. Tama yun. Yun yung parang nakita ko na pwede rin. Okay. Ano pa ba? May add ka pa doon, Boss Harvey? Or... Hindi, yun lang naman po yung 3D. Simple lang. Okay. Tsaka okay. Yun pala, na-discuss din namin yung parang baka possible nyo ulitin yung mga ganitong moves, yung magdidikit yung 50 tsaka 20 and then pwedeng mag-run up ulit siya. Kaso ang medyo iba lang sila ng context ngayon kasi yung previously itong nasa ano ba to September 15 something is parang higher DB50 yung konso na yan eh. Yung parang ito. Ayan. Yung nag ano 'di ba? Parang magdidikit yung 2050. Parang remount ba yung tawag dyan ni Boss? Yan. So, yan yung pwede niya ring gawin na structure or possible. Pero magkaiba kasi sila ng context. Yung itong previously, parang upper DB50 na siya eh. Ginawa to, di ba? Ito kasing sa ngayon, yung context niya is lower DB50 nangyayari. So, possible na may magkaiba yung move na gawin nila or pwede rin same naman. Okay. And yun lang, observation ko. Dito kayo ng GMA. Okay. Meron pa ba? Group 2 meron din, no? Group 2 meron 14. Din. Thanks, ano, Boss Harvey. Thank you, Boss John. 14.6. Hello, sir. Good evening po ulit. Good evening, sir. Anong so, sabo ni Libos? Sa ano? Mm-hmm. Actually kay Sir Maki po ito open position open trade. Okay. Sige. Bought siya kanina 14.6. Almost the same po. Kanina. Okay. And nakalimutan ko lang po yung kung saan yung ano niya, yung TP niya. Siguro nasa resistance din po. Yeah. Parang ganyan. Sige. Wala na ba si Maki? Ano na ba Pops? Wait. Parang wala na si Boss Maki. Okay. Ilang ano pala to, Boss BB? Yung percentage niya pag resistance. Yan sa pinaka-top ng box. From here to here. Ang mga 10 din. 10%. Pwede naman. Tapos risk mo.
mga yan below ng supported eh. Sige ano, sige boss, ano boss Nico. Ano pa yung ano? Actually, yun ano po, yun lang. Yun lang. Yeah, yun lang. Kasi open trade ay po open position pa naman po kasi siya. Okay. Siguro nga yung cut niya below kung lang. Ganitong 3% lang yung cut, so pwede ka mga... Pwede naman. 1 is to 3. 3 RO. Ayun. Ano pa ba? Sa akin yun lang tingin ang ano ko dyan eh. Magkaiba lang context niya. Nasa lower DB50 pa. So if yung profile mo is gusto mo yung, kunyari, malaki yung funds more, parang gusto mo mag-accumulate, pwede kang mag-test buy na ngayon. Kasi parang doon mo mapapaganda yung AEP mo eh. Kasi yung mga momentum na players dyan or yung mga short-term traders, magpa-participate yan pag above na niyang ano eh. Parang above 15 na eh. Sure, yun yung magiging ano nila. Pero ikaw, if for example, gusto mo ng magandang AEP, pwede ka naman mag-tranch. Ganun. Ako naman, personally, sa candle niya kanina, hindi siya papasok sa screener ko, sa parameters ko kasi RSI zone 2. Okay. Oo. So, hindi siya pasok sa parameters. Ito yung binili ko last time, yung breakout na itong microbox. Itong kandila na to. Tapos cut lang din. I think yung yan, November 10 cut. Pero kanina, although maganda yung candle, since yun nga, hindi siya pumasok sa screener, so hindi ko binili. Saka, ano to eh, yung binili ko na ito para microbox plus MA20 remount. So, pasok siya. Pero yung kanina, ayan, below MA20 pa. Oh, hindi pa eh, no? Maganda sana, decisive candle eh. Yung tipong above talaga. Kaya ako nagpas. Ayan. Ayun, pero clear naman yung risk. Valid naman, no? Tsaka ano rin, yung PD niya sa left, no? Talagang lumalaban. So, I think weekly okay pa siya, yun. Ayun, no? Clear na clear, tumatalbog dun sa may 14.7 something. Even RSI malakas pa. Mm. Pero ayun, parang talaga, you know, at this time, medyo unclear. Medyo, ano ka din, eh, magiging selective ka din talaga sa yung mga quality trades ngayon. Eh. Siguro nga, parang ang best stance ngayon is test buy ka lang. If tapos is real. Tsaka parang ano, pwede mo gawin, puro test buy ka, then add ka dun sa mga nagmamaterialize, tas cut ka dun sa mga hindi. Kasi pagka test buy lang naman or small tranche pa lang, pag nag-cut ka, sobrang liit lang nun. Hindi pa yun pasok sa usual bar mo. So, yun yung maganda. Correct. Unti-untiin mo lang mag-add pagka may nakikita ka ng clear winner or clear yun nga leader. Din eh. Ganun. Yun nga din eh. Kasi parang diba, at this period, ang pinaka maganda mo lang din talaga magagawa sa port mo is maprotektahan mo siya. Diba? Kaya parang... Hirap maanlikat eh. Oh, mahirap maanlikat. Kasi pagdating ng bull market na naman, wala ka ng ano, di ba? Tsaka ano, parang ang masisira sa'yo yun, hindi lang port eh. Yung parang mental or psych port mo sira. Kasi puro ka-cut. So pag dumating yung moment na ang ganda na ng market, di ka na makapag-enter. Kasi, exactly. Oh, takot medyo may ano hesitation ka na, parang ganun. Exactly. So yun nga yung parang gusto natin i-point out, diba? Na kung magte-take kayo ng trades, diba, at this point, dapat be very selective. Kumbaga, premium setup mo muna. Kung hindi siya pasok sa setup, sa parameters, diba, might as well pass muna. Diba? Pwede naman yun eh. Until makakita tayo ng mga, diba, mga alpha ulit. Tama. Ayan. Ayan, okay. Ano pa ba? So next siguro, ano? Okay, next. Pwede Mac. Ayan. Nakalagay dito. Mac. Oh, nakita ko nga itong Mac. Parang malakas. Meron. Eh. Ang meron niyan, group 2. Oh, tsaka group 3. Ayun pala guys, sorry. Ano? Yung group 5, hindi ko alam kung nasan yung ano niyo eh. Yung list niyo. So baka nasa ibang Excel sheet niyo nilagay. Pero kung gusto nyo, add nyo na lang din dito para makita natin. Baka meron kayong gustong i-watch list. Wala ba nilagay yung group 5?
Oh, sila yung parang empty yung Google Sheet. Oh, so, hindi okay, ko sure okay. kung baka nasa ibang Excel file lang eh. So, add nyo na lang habang nagdi-discuss tayo. Couple nyo na lang. Na-encode data sa iba. Ah, oh, okay. Sige. Siguro, ayan. Sa Mac is group 2 tsaka group 3. Sa group 2, ano, sinong pwede mag-discuss nyan? Ayun. Go, sir. Ayan. So, bali, sir, yung doon sa kagrupo po namin is, ang entry niya is sa 5.85. 5.85. Yes po. So, 5.85 ito. Ito, so parang ano ba to? Itong candle ba pumasok, boss? Tama ba? Hindi po. Yung ngayon pong candle. Ay, ngayon. Ah, so ngayon pinasok na. Oo. Oh, okay. Kasi yung ano po ata ay nasa support kasi po ata yun ng ano, nung ay hindi pala. Hindi. Kapag weekly. Ayun ko. Kasi hindi pa rin siya, hindi naman tapos, siya clear support eh. Ah, hindi rin eh. Tapos five, yung ano, yung six. Yung cut niya po is sa 5.5. 5.5 pa. Parang mataas. Ilang percent yun? From 5 point... Parang ano, parang ano lang, test buy niya lang daw po yan, sir. Hmm. Okay, so small alok lang. Parang pinatry niya siguro... 5.85. 5%. Oh, medyo 5%. Pero kung small alok, oh, pwede naman kung siguro test buy na sobrang liit ng alok mo. Pero anong trade idea? Anong trade idea? Okay. Yes. Parang ano daw po? Swing, parang, swing ata? Oo, sir. Parang swing ba? Pag ano okay. dyan, tataas na po ulit ng ano, yung swing. Okay. Sige. Okay. Sige. Yan lang okay. po. Yun lang okay. po. Ay, hindi pa. Actually, trend follow pala po yung ano niya. Yung TF. TF. Kaya 5.5 kasi TF pala. MA20. Opo. Okay. So, yun lang po. Tingin mo ba? Sige. Sa akin, ayun. Yung unang point dito kasi, ayun. If papasok ka sa isang stock, pwede naman meron ka ng TF objective agad eh. I mean, pwede namang may TF objective ka na in mind bago pumasok sa stock. Pero para sa akin kasi yung mga entries mo is more of like it's either breakout, swing, buy and support, ganyan. Parang tawag dito. Kumbaga nagsuswitch ka lang into TF kapag may nakita ka ng clear na trail niya, it's either yung boxes niya is puro strong boxes or normal boxes or yung trail niya, for example, sa MA20 or any MA is clear na. So sa ngayon kasi wala ka pang na-establish na ganun kasi nagsisimula pa lang yung move. So para sa akin, i-set aside mo lang muna yung bias mo for TF, then mag-focus ka lang muna dun sa ayusin mo muna yung entries mo. So yan, sa context nitong MAC, para sa akin, yung clear level, key levels niya is yung una is yung 6. Kasi nung nag-breakout siya above 6, di ba parang and good RSI 70, good volume. Then now, nung hindi niya na-hold yan, para sa akin, ano siya eh, sign of weakness lang naman siya. Sign lang. Eh, kumbaga hindi pa naman siya yung tipong deads na tong MAC. Wala naman tayong ganun. Kumbaga signals lang yun na baka weakness yun. Kasi yan, no? Di ba, nag-try siyang mag-hold diyan kahapon yan sa PD niya sa ano ayun sa 6 kaso today with huge volume nag-sell down pa siya below 6 so sa akin pag ganyan na move ayoko muna siyang unahan kasi yung ganitong kunyari katulad nung buy kanina or ayun ko kung nag-enter na siya or planning pa lang kasi pag ganito hinuhulaan mo yung ano niya eh yung support niya which is medyo deadly siya. So parang sasalo ng falling knife dito. Parang ka nagba-bounce play tas ikaw yung nag-absorb nung selling pressure. So para sa akin maganda is antayin mo muna mag die down yung ano, yung selling pressure niyan kasi tingnan mo, sobrang laki nung red candle na yan. Meaning diyan may selling pressure pa. So antayin mo siguro, pwede ka magantay ng green candle or yung mga hammer candle before ka mag-enter. Tsaka, ayun,
mas maganda kasi magantay ka ng ano eh, confirmation muna before ka mag-commit dun sa market. Parang ganun. Huwag mo siyang unahan. Ganun. Mag-react ka lang. Huwag ka mag-predict na, ah hindi, ito na yung ano yan. Ito na yung support. So, bili na ako. So, yun. React ka lang sa gagawin niya. So, sa akin, parang points for improvement siguro dun sa trade idea is kung nag-below na siya ng 6, pwede mong next level na tignan siguro is yung 5.5 yan or yan yung PD, yung backstop na yan previously yan, 5.5 to 5.6. Yan yung pwede mong abangan kung naghahanap ka siguro ng swing. Pero wag ka bibili dun sa ano, yung ganyang kalalaking kandila. Antay ka nung mga parang yun. Best advice is siguro green candle dyan, sa level na yan, 5.5, 5.6. Pero better entry kung ayaw mo nung mag-enter agad is siguro higher low muna. Kumbaga, di ba 5.5, 5.6. So nag-hold yun, then next higher low doon, pwede ka mag-enter. And yun yung take ko dito kay Mac. Kasi nung na-break yung 6 kanina, para sa akin medyo humina siya eh. Parang ganun. Pero hindi pa siya ano ah, hindi pa siya invalidated talaga. Kasi tingnan mo yung mga previous retracements niya, ganyan naman talaga kalalim. Ang lalaki ng percentage. Kaya para sa akin DNA wise, ganun talaga si Mac eh. Hindi siya yung ideal lagi na shallow retracements lang. So yun, pwedeng ganun yung idea. Okay. Ayun. Okay, thank you, Boss Pan. Si Boss Emmanuel, Boss, bakit di ka bibili, Boss, sa ganyang candle? Ayan, oo. Oh, baka may ibang comments kayo. Yung ano, si Boss yung pagkantong kulo. Malaking selling pressure niya. Baka meron pang kinabukasan, baka meron pang magbenta. Kasi, kumbaga yung mga tao, kakabahan eh. Dahil nagbibenta. So, yung iba, parang dahil nagbibenta na ito, bibenta ko na rin yung akin. Parang gano'n yung isip eh. Parang gano'n lang. Yung simple lang na analogy ko. Kaya, hindi ako bibili sa ganyang candle, malalaking red candle. Okay. Actually, may hawak ako niyang Mac. Ay, talaga? Pero, naibenta ko na lahat. Nice. Oo, oh, okay. Oo. Nabili ko siya sa 4.3. Lalim naman. So, binenta ko na sa, ito, October 1 yata yun. Position trading. October 1 yata yun. Okay. Oh, last year pa? Yan. Oo, oh, okay. Yan. So, bakit ko siya binenta dito sa candle na to? Kasi ayoko nung, itong unang red candle sa pinakataas na ito. Ito, nag-sell na ako dyan ng half. Sabi ko, sell ko na yung half. Pagka nagbigay ulit ng isang red candle na maliit, okay lang. Ito, maliit nga, okay lang. Eh, sumunod ka nina is red candle na malaki. Hindi ko, yoko na. May benta ko na lahat dyan. Sayang kasi yung position ko na kung kakainin. Oo, makakainin. Okay. Eh, pwede naman akong mag-buyback. Okay. Okay. Very nice. Sino pa ba may comments? May naka-on na mic. Kay Boss Nico ata yan. Wait. Boss Nico, may add ka pa ba dito sa ano, trade idea ng group 2? Kaya niyo ba ito? Or wala na kayo i-add, Boss Nico? Wait, wala ata siya. Ayun, may tanong lang din dito. Then cut niya below okay. Oh, tama sir. Pwedeng cut niya below MA20 and below FIB 0.3. Okay. Meron pang isa dito eh. Question, bakit hindi po sa 5.6 levels po? Quad concern. Tama, 'di ba? So yun yung dinidiscuss natin kanina na. Ang ganda sana if abangan mo pa siya sa ayan, 5.6, 5.5 to 5.7 ganyan. Kasi ang dami niyang confluences doon. Pwede mag-support MA20, may PD ka, may FIB ka. So, AOTS siya. Tapos pwede tumalbog RSI50. So, ang dami niyang confluences of stocks mo na pwedeng magtuloy. So, yan. Let it drop pa konti kapag ganyan. Ayun, ano ngayon? Ano, Mas PB? Sorry. Eh, sige. Okay. Actually, ako, gets ko yung ano niya.
Gets ko yung idea niya. I mean, titignan mo yung bigger picture, di ba? So, ano bang meron dito? So, meron kang parang malaking base dyan, di ba? And if you look closely, ilang beses na ba ito tinatry? So, meron kang isa dyan. So, another one here. So, ito na actually yung third time. Right? So, parang okay, posible, eh, di ba, na baka ito na yung mag-breakout dun sa range nung base. So, gets ko na bakit niya tinitignan si Mac. Kasi pwede naman talagang mag-breakout dito sa ginawa niyang base. And then, parang looking at RSI, so meron ka ng red minion dito. Diba? So, red minion. So, a swing trader, gusto natin yan. Diba? Makakita ng mga stocks na kaya talagang bumutas ng RSI 70. And then, breakout din ng isang malaking range. Diba? So, gets ko bakit nakatingin sa MAC. Pero, yun nga, ay same sentiment for me sa execution-wise. Yung mga bilis, kasi, di ba, framework natin, simple lang naman, di ba? Apat lang naman yung binibilhan natin. So, E1 hanggang E4. So, yung ganitong buy ba, parang pwede na ba natin sabihin na E1 yan? Di ba? So, ano ba yung E1, di ba? Usually, support buy. So, ngayon, hindi pa clear. Na oh, support, wala pang support. Hindi pa clear na support. Kasi hindi pa naman siya nagpapakita na ito na talaga yung dito na papasok yung buyers kasi well, nantaas ng selling pressure, high volume selling. So, I mean, hindi man masyado high pero at least above average volume selling. So, hindi pa natin alam, di ba, yung next move. Kasi binubuo pa lang niya yung structure. So, hindi natin alam kung tutuloy ba yan na ganyan or diba or diyan na talaga siya magko-conso. So pag diyan nag-conso, then well and good, diba? Pero yun nga, ang problema is kahit test ba 'yan, magre-risk ka pa rin ng pera. Sayang din. Magre-risk ka pa rin ng pera. Tsaka isipin niyo guys, yun nga, yung lagi ko rin, I mean, natutunan ko rin the hard way yun eh, yung pagka nag-trade kayo, kahit sabihin mong parang test lang naman 'to. Try nyo pa rin i-protect yung psychological port nyo. Parang may ganun din ako kasing kinoconsider na pag tinay ko ba tong trade na to, parang hindi ba ako mababaliw after pag natalo to. Kasi kailangan mo i-protect yan kasi yung decision making natin affected din kapag medyo shaken yung ano mo eh, yung mental aspect mo. Kumbaga, pag tinrake mo tong trade na to tapos natalo, hindi ka ba affected or baka mamaya greatly affected ka tapos hindi ka makapasok pag maganda na yung pinapakita. So yun yung kailangan nyo i-protect aside from yung money, yung exactly na portfolio nyo. So yun lang siguro pwede yung makuha din. Tsaka pero, yun pa. Pero okay to. I mean, good liquidity. Good nga. Yan, tapos may red minion. So pwede potential slingshot, no? Pwede dito humanap ng support somewhere here. Saka ano, antayin nyo maging low yung volatility siguro. Huwag yung ganyan kalaking candle. Parang hirap. Hirap yan. Pwedeng ganito. Yan, tama. Hello mga boss. Sige. Sige boss. Ayan, si Boss Ibrahim. Actually, sa akin po yan mga boss. So, ang kuwan ko kasi dyan, trade idea ko sa is parang slingshot tapos combination of super play. So parang ganun. Kasi long consolidation na siya. So actually yung buy ko kanina is nakakaso sa iyo tong trade. Okay. Actually napakalit lang ng trans ko kasi ang tinitingnan ko talaga support is yung nasa EMA 20 na may tawag natin yung confluence. Yan talaga yung entry points ko. So pagka nagkaroon ng confirmation dyan,
Diyan na ako siguro mag-acquaint ko. Let's say, siguro mga 50 or 75% ang allocation ko. Ng allocation, okay. Kasi okay. Ang trade idea ko siya mga boss is parang super play. Pero, super play. Kaya mag-acquaint lang yung allocation ko kasi nga yung market sentiment natin hindi pa siya confirm. Kumbaga, nag-retrace pa lang yung kwan natin, index natin. Kaya small kwan lang, test kwan lang siya. Pero ang pinaka-support ko talaga dyan, yan yung may confluence sa MF20. So dyan ko siya titingnan kung may confirmation na siya. So dyan ako. Okay. Pwede potentially nga. Potential slingshot din yung... Kasi yung kwan ko boss, yung consolidation niya, medyo long kwan na rin, mahaba-hawa na rin yung consolidation. Parang MRTS na siya. So ganun ko siya tinitingnan. Tapos may outs ka pa, no? Nagbe-build na rin. Nag-kwan outs. So, kwan lang din naman, cut below sa FIB 3.8 po yung cut ko dyan. Halimbawa, kung hindi magtuloy yung bias ko. Okay. So, ganun lang. Okay. Okay. Sige, add ko muna sa watchlist ko. Tsaka siguro, meron na pala. Okay. Boss EV, yung add ko rin dyan. Yung role din natin kasi as a trader, lalo na, di ba, retail traders. Hindi talaga tayo yung nag-hold ng levels eh. Hindi tayo yung parang nagdo-drawing ng chart. So, iwan nyo na yung ganung role dun sa mga institutions, yung sa mga big fund managers. Kasi sila yung may capability or yun yung parang role nila sa market eh. Sila yung magde-decide kung anong level ba yung i-hold natin. Then, as tayo, as retail traders, dapat ano lang tayo. Kumbaga, sumusunod lang tayo dun sa ano yung dinodrawing nila. Kumbaga reactionary yung trading natin. Kasi kapag, kunyari ganito, kung ako yung sa institution, pwedeng ang gawin nila, ay hindi, dito tayo magtatapal sa 5.5. So yun yung role nila sa market. Pero tayo as retail traders, hindi tayo pwedeng magpapads ka na sobrang lalaki. Unless siguro fund managers din kayo or may hawak kayo nasa institutions kayo ganyan. Parang pero yun sa atin ang role natin as retail traders is sumabay tayo dun sa waves, di ba? Ride yung waves, hindi tayo yung parang nagke-create ng waves. Yun yung take ko diyan na parang gusto mo hanapin yung pinaka support. Ayun. Yun lang. Boss. Ayun. Nice. Ayan, Foresight Gaming. Yan, ganda. Sana nga gawin niya. Weekly, sobrang ganda rin yan pag nag-EOTS. Sa weekly ba? Ayun o, tingnan, pag zoom out mo siya, ayun o. Parang pag nag-combined lahat yan, medyo maganda rin siya. Okay. Ayos. Ano pa ba? After Mac. Thank you, Boss Ibrahim pala. Ayun, thank you, Boss. Thank you, mga boss. Ayos. Ayun, meron din ata group 3. So, meron pa bang dadagdag group 3? Na-discuss na ni... Na-discuss naman. Na-discuss okay. Na. So, ano rin, close trade because ng sale down. Okay lang. Si Sir Emmanuel, may trade kanina. Sino? Si Emmanuel. Ah, si Boss Evan, yun. Okay. Okay, sige. So, next siguro okay. Natin as ABA. ABA, wait, meron group 1, group 2. Uy, may mga linya-linya pa. Group 1, 2, tsaka 5 merong ABA. Grabe yung konso nito. Sinong gusto nga mag-discuss? Kahit mabilisan na lang din, 10:30 na rin pala. Sige. Mabilisan lang din kung ano lang yung mga key points nyo na tinitingnan. Siguro group 1 na lang muna. Group 1? Walang trade idea eh. Oo, breakout okay. Daw. So malamang, ano bang break? Breakout saan? Ito ba? Itong level na ito. Sa, okay. So, ito ng new high. Or siguro kung wala pang group 1. Baka meron si ito, group 2. Marami pa lang abay. Oo, tatlo. Aba. Ay, apat sa group actually. Sige. Sa group 2 siya. Baka meron kayo. Actually, akin po itong trade na to. So yung trade idea ko is since na boss breakout siya, yung trade idea is mag-breakout siya sa boss resistance then sana magtuloy-tuloy. Ano yung so, boss resistance? Ito po, itong yung since na June-July na resistance po. June-July? Ah, okay. Ito.
Diba? Apa, apa. Ah, ano ba to? Anong boss ba to? Mga months, ilang months yan? Months po. Four months, three, four, okay. Four parang months, yan, yan po. So, mag, yung bias ko is mag, ano sana, mag, magra-rally. Parang ganun. Basta mag, ano, tataas po. And then, nung I bought sa ano po, sa breakout mismo at 1.22. Okay. Opo. So, yan. And then, nag-ano siya, nung the following day, nagkaroon siya ng, yung akala ko nga, baka naggumagawa lang siya ng, ano, ng CB. Hmm. Pero, the third day is, nag-breakdown na siya. Dapat magsisell ako nun. Kaya lang, since na nasa trabaho ako, naabutan na ako ng, ano, ng alauna. Okay. Tapos, and then, so, sabi ko, sell na lang ako the following day. Pero so, dito nag-sell? Yes po, pero EOD dahil nasa trabaho din, hindi maka. Ah, okay. So ito, nag-sell ka dito, EOD? Opo, EOD. Ay, actually, 1.14 na ano. Ah, okay. 1.14. Kaya yan, very late na yung, ano, yung cut loss cost. Yan. Mm. Medyo malaki yata. Yan, oh, malaki. 122. To 1.14. So, oh, 6% po yun. 7% kasama yung transaction. Oo. Oh, oh, oh. Ayun. Kaya yan. Okay. Wala ka bang ano, boss? Wala kang automated stop loss? Hindi ko na-set nung ano. Hindi ko na-set. Sige. Pero ano yun lang yan? Pwede mo naman mag-buyback ganyan. Sir, pagka nagpakita ulit siya ng strength or signals, pwede yan. Kumbaga, huwag mo na lang siguro alisin sa watchlist mo if ever. Yes, actually, po, nasa watchlist pa naman din po. Ayun, thank you. Ano pa ba? So next, meron din group 3 eh. Baka meron sila. Group 3? Yan, parang detail. So makakita ng ibang ano, ID. Hindi tipi daw sa kanila eh. Ayan. Sino sa group 3? Hello? Ayan, si Caleb. Yung sa group 3, it was a swing trade. Okay. Open trade pa siya. Nag-start siya mag-accumulate noong October 19, 1.1. October 19. Uy, lalim ah. First tranche niya, 1.1. October 19. Ito. 1.1. So, G, okay. And then yung second tranche niya is yung October 4, so G cancel. October 4. November 4. November 4. Okay, ito. Ay, yung isa pala, yung 3. Ay, yung bago yan. Okay. And then, ang TP niya at that time is 1.3. 1.3? Oo. Ah, bibentahan lang yung 1.3. And yung reason for buying niya is yung DCP, daily and weekly, and then AOTS. And boss breakout, diba? Dun sa 1.18, expect niya mag-breakout yung 1.19. Hindi klaro sa akin yung VCP, ano, Van. Nasaan ba yung VCP? Ano, siguro zoom, try mo zoom out. Zoom out. Ayan, di ba parang yung from top niya, parang from pinaka-top niya yan, yung 1. Yan, o. Di ba parang from top hanggang bottom niya. Yan, yung pinaka-lower, lowest point niya, which is around 0.7 ata, 0.8. Okay. And di ba, ang laki ng volatility niya, negative something. Okay, tapos, okay. Paliit siya ng paliit. So, next niya is yung parang 1.5, 1.6. Tapos, dito, hanggang ano na lang siya, 0.9. So, parang ganyan. Oh, parang ano siya, parang coil, tapos paliit ng paliit yung konso niya. Tapos, eventually, yun, magkakaroon siya ng big. Yung parang, ano niya. Ayan. Okay. Tapos ano, yan, sige. Si Boss Kayle, baka may add pa siya. Sige, Boss. So naka-hold pa siya. 1.3 daw bebenta eh. So, hindsight niya is dapat siguro nag-sell half siya dun sa around 1.19. Pero ngayon, ang plan niya is to cut if it breaks MA20. Bakit magbebenta sa 1.19? Parang kasi hindsight na yon dahil nakita mo yung tatlong candle na red. So, sayang daw sana nabentahan niya yung half. At least may profit.
Okay. Hindi, okay. Highlight naman ng hindsight. Pwede mo sabihin na ano. Pero ang importante kasi doon is kung bias mo talaga mag-breakout siya dito, hindi mo talaga yan mabibentahan. Diba? So you just have to stick with your bias. Na pag nag-materialize, at least marireap mo yung rewards. So kapag hindi naman siya tumuloy, hindi mo pwede sabihin, ay, dapat nagbenta na lang pala ako. Kasi hindi naman natin alam yun, eh, diba? Yung part na yun. So kung ako, kung bias talaga, yung trade idea will be breakout na itong level. Kasi valid naman eh. Diba? Tinitest na yung levels na to. Ito, pangalawa, pangatlo na to eh. So pwede na talaga siya mag-breakout. Diba? Itong, at least itong range na to. So, okay, so I think okay lang din naman all in all. Kung, so ngayon hawak pa ba? O nakabenta na? Hawak pa rin. Ah, hawak pa rin. Pipa. Sige. Yun lang. Okay. Thank you, okay. Boss. Yeah, actually, valid pa naman feeling ko yung structure. Kung... Oo. Para sa akin, high or low pa rin naman siya. Higher low. Pa naman siya nag... Pagka nag-below 1.10 siguro, ayan, pangit na. Tapos, meron na rin, meron ka na rin outs. So, puwa naman siya. And then, ang ano ko lang talaga dito, hindi ko... Meron lang siyang bear dip, pero... bear dip pala, no? Bear dip. Bear dip, tsaka, pero... Significant din. So, pero ano din eh, itong volume na to papaisip pa rin eh. Oo, oh, yun nga eh, tricky eh. Kasi huge volume pero relative. Although nagsumundot ng konti sa RSI 70. May mga spike na. Yan yung parang comment natin about sa market eh. No? Na parang wala pang sure na parang leader talaga eh. Kasi kung makikita mong leader to si Aba, dapat nakita mo hinuhold talaga to ng mga ano eh. Oo. Ng mga big funds eh. Pero mukhang hindi pa. Pwede so, naman, pwede ka dito yeah. Early entry dito nga sa breakout. Kasi mm-hmm. Maganda yung candle kanina pala eh. Oh. Yan. So, doji candle. Tsaka lumiliit na rin naman yung volume niya. Oh. Kumbaga yung nagsisell, lumiliit na rin. So let's see. Naguguluhan lang talaga ako sa structure. Pero tingin ko pag ni-line chart to... Ayan, mukha naman siyang okay. 1.39, mga key levels, hindi na masyado malayo. Ayun, pwede. Ano pa ba? Pwede. Siguro, ano, pag next, siguro group 5, meron pa sila eh. Oh, sige nga. Yeah, group 5, baka meron silang additional... Hey boss, good evening. Ayun, malalim din AEP. Sige. Mm-hmm. Bali, ano na siya? Boss, eh, nakatlo siya sa candle na 1.6. Pero yung entry niya, 1.10. Ang ganda, nung November 3. November 3, okay. Opo. Ato din, doji candle. Opo, doji. Tapos, nag-second tranche po siya ng 1.7 sa breakout po yung sabi niya eh. 1.17. Napabomba siguro dito, no? Napabomba dito. Opo. Dahil din po siguro sa volume, ang ganda po. Tapos, okay. Nag-tight cut lang po siya ng 1.16. Bale, parang kanina rin lang po yata siya nag-cut. Okay. Kanina? Opo. Breakdown 1.16, opo. Kanina ba or kahapon? I'm not sure. Is that 1.16 po? Mm-hmm. Siya nag-decide na mag-cut ka po. Sige. Pero maganda sana yung pin, no? Oh, 1.10, 1.7. Pero okay lang din eh. Kasi bias kasi niya, breakout din ito eh. Eh bumalik sa box. Buy back na lang so, siguro. Pwedeng benta and then buy back na lang sa susunod na structure. Pwede din naman. Okay din yan. So, pangit yata yung second tranche ko. Sino ba yun? Si Boss Rich. Boss Rich po. Si Boss Rich. Oh. Parang mas malaki yung tranche mo sa 17. Oo. Oh. Nakain tuloy. Napababa ka si Boss, sabi ko. Sabi, okay. Okay. Pero buyback, pwede naman yan. Higher low pa rin naman siya. No. Tingnan natin. Sige, I'm pwede sure natin itong abangan, no? Tagal din nung ano eh, nung konso eh, no?
Ganito yung mga gusto mong pumutok pag ganito na. Oo, oh, yan. Pag ganyan, feeling ko malakas talaga eh, if ever. Yun lang, ang dami talaga. Ano, ang daming babanggain. Babanggain. Okay. Ano pa ba? So yun, group 5 lang yun. Then yung next sigurong stock. Ito-trade mo ba ito ba? Ito-trade mo? Trade? Wait, may trade ba ako na ito nga ba? Hindi. Parang may... Ito-trade breakout. Ito-trade mo ba siya? Pwede. Ano eh. Siguro ang take ko dyan, pag nagpakita ng magandang candle yan, either hammer or small green candle. Susunod? Next few weeks. So, pwedeng mag-first tranche ako eh. Hindi ko kasi pwedeng... I mean, hindi ako makaka-volume pag sa breakout lang ako bibili. Tapos, mawi-whip lang ako. So, yun. Feeling ko, if iti-take ko yung trade, kailangan magkaroon ako ng tranche around 1.15 to 1.17. Tapos, add ako siguro breakout ulit ng 1.20. Ganun. Mm-hmm. Yun. Ganun siguro mga pwede kong gawin. Pwede, pwede. Ayan. Basta, ano lang, no? Mag-stay above MA20. Mga higher low lang siya. Huwag niya lang ma-break yung ano yan, 1.10 ba yun? 1.09. Yan. Huwag lang lumawit dyan. Tas, yun, papangit na la. Ang deep na nung retracement. Magbe-below RSI 50 pa. Na yun. Okay. Okay, maganda. Ano pang next? Next natin siguro, ayun, thank you mga boss. Ano, sino ba yung mga nag-share? Yan, sila Rich tsaka si Rex. Ayun. Next siguro all day. Ito, mabilisan na lang kasi medyo paspat-spat na lang to. Ayan. Kahit siguro ang gawin na lang natin, Boss Bibi, ano? Kahit discuss na lang natin. Tapos okay. Yung mga additional comments nila. Sige. Pwede okay. Nating basahin tsaka sa chat or sige, pwede mag-open mic. Ayan. Ayan, ganun. All ako day. Actually, trinid ko to kanina sa body break. Nice. So... I think 79 yata yung AAP ko. So, pero ang bias ko lang, ano, parang delayed bounce. So, possible na ito yung acceleration candle and then konting run up pa sa susunod na araw. Tapos, benta. Kasi ang hirap kasi wala kang masyado historical data dito, di ba? Oo. Oh. Unless, ano, siguro, if 5 minutes mo, ganun, 15 minutes, yun. Doon ka makakahanap ng structure. Kasi yung long red candle na yan, ang hirap parang i-decode niyan kung sa daily mo lang titignan eh. Oo. Tsaka, makakakita na tayo ng mga ganitong fractals dati, di ba? Sa DT, sa MM. So, usually, after IPO, hindi ito medyo hindi successful kasi well okay din naman kasi nag-ceiling 'di ba tapos additional run up ng the next day pero ano pang percent yung run up nito pero yun yung observation 22% din pala no so yun din yung observation natin dati na kumbaga after IPO once mag matapos yung selling pressure magkoconsume muna siya ng gagawa muna ng base, mag-accumulate muna yung mga participants, 'di ba? Before potentially mag-trend. Oh, tama. So ngayon, tinitingnan ko lang mga quick trade sa old days. Hindi pa ako masyado wala pa eh. Na mag-trend siguro, talaga. Parang ano siya eh, bounce nga no, delayed bounce. Just ang nakita ko lang din diyan parang nalagpasan niya na yung DCB, yung dead cat bounce niya. Pag tinry mo siyang i-rev kasama yung week. Parang, ayun, kanina rin kasi na-trade ko siya. Parang halos IOD ko na siya nakita yun. So yung 78 niya, parang confluence na resistance tapos parang dead cat bounce level niya yung 236. So, yun. Nung, kaso ang buy ko na dyan, ano na eh. Nasa board ako nakatingin, 79 tsaka 80 na. So yun, tinitingnan kong selling area dyan, siguro yung 0.9 na or near dyan. Kasi ang idea behind nung ganong selling area kasi is yung mga naipit nung unang ceiling na mga hindi nakapagbenta. Kasi diba yung first day niya ceiling. So yung feeling ko yung mga nag-hope ng multiple ceilings, hindi nakapagbenta dyan sa long red. So for sure, nag-aantay silang mag...
it's either break even or small win or small loss diyan sa 0.9 to siguro piso. So yan yung tinitingnan kong next resistance kasi ano siya eh, wala pa siya masyadong structure eh. So yun, tingin ko pag nauntog diyan maganda consolidate tas higher low then possible continuation. Pwede yeah. Untog diyan no tas saka bumalik ulit para mag- oh yan. Kasi ano yan eh, yung mga magbebenta diyan sama-sama yung mga nakabodega diyan sa 0.7 yung mga nakabili diyan sa 0.8 tapos yung mga naipit. So yan, sama-sama yan. Pwede. Yun din, ito rin pala, ano rin pala to, resistance din pala to, 0.9. Yan, tama. Ayan, oh, meron dyan. Yan yung unang ceiling niya eh. Yan yung tipong mga, ano talaga, buy and hold nung parang prior shares, ganun, yung nag-expect ng MM. Yan. Correct. Yan. Yun lang sa akin, ano pa ba? Tingnan ko dito sa, baka meron sila. Sige. 0.9. Maganda 1 hour. Sige nga. Tignan natin. Ah, okay. Okay. Yan nga yung ano pala. May resistance pala doon, no? 0.8. 82. Hindi mo alam kung untog or tutuloy, eh, no? So, pero pwede yan. Kunyari, hindi man siya tumuloy agad. Ayan pala yung retracement niya, no? Pwedeng 0.78 talaga. Yun, yun yung... Yun. Ano pa ba? Yung bilis sa doji sa baba. Sa 1 hour ba yun? Hindi, hindi. Ito yata yung gusto niya. Ito, pwede din. Ito. Pwede rin. Oh, boss? Oo, sige, sige. Actually, Benes, nataon lang to nung ano eh, nung... Okay lang po ba? Sige. Nataon lang actually to nung ano, nung nagkaroon kasi ng parang FGD si Boss Yuri during market hours, EOD. Okay. Mm-hmm. I don't remember, I think Thursday at Thursday, yes, Thursday if not mistaken. Okay. Nung ano ni Boss, ano, Boss Yuri. And then, yun nga, tinitingnan ko yan, yung doji na yan. Actually, hindi yan doji nung ano eh. Parang isang flock ang inangat niyan. Ano ito ba? Ito? Yes, correct sir. Yan. Okay. So, parang tinitignan ko kasi yan na parang higher higher low. Higher low yan niya. Okay. So, kaya nag-entry ako diyan sa level na yan, boss. Oh, okay. Nice. And yung ano niya. And then ang cut niya lang is yung low lang ulit. The low ng ano, ng week which is point ano ba, 68. Nice. Good naman yun, sir. Tama. So, yun lang, sir. Pero anong trade idea, boss, for the... Actually, sir, pareho nung ano, nung sinasabi kasi ni Sir Van, na malamang siya ang bentahan niya ni Sarang dun sa, ano nga, sa 0.9 na level. Yun din lang yung parang tawag dito, bounce nga yung ano niya, yung parang magiging idea niya, ano, trade idea. Okay, gets. So, tsaka siguro guys, siguro another parang observation ko, since marami nang magaling mag-trade ngayon, siguro if ever, yan, ganyan, malalim AEP nyo, possible na nag-uunahan na kasi sa selling. So minsan, i-apply, try nyo i-apply yung dynamic RRR natin na kahit hindi maabot yung 0.9, pwede ka na magbenta eh. Kasi, I mean, marami nang mag-uunahan. So yun lang, parang siguro ano lang, parang reminder lang din na, kasi lately nga 'di ba yung mga bounce natin hindi na sobrang lakas kasi nag-uunahan talaga. Yun actually lang. Yun yung ano eh no? Minsan actually guilty din ako dyan minsan kasi magse-set ka ng TP gusto mo talaga magbebenta oh. 'Di ba? Parang na-set na utak ko. Pag hindi pa maabot yung TP, teka lang babalik ka. Oh, nakakainis eh na. Intraday parang suffer, magsa-suffer ka eh. Pero sa totoo lang, sa experience ko, sobrang liberating nung ano. Kanyari 0.9, magbabawas-bawas ka na. Kasi kung plano mo talaga yun magbenta, mas para mas magaan sa pakiramdam na 0.88, nagbabawas ka na. Nagbabawas ka na yan. Yan din yung parang... Nagtitrim ka na. Natutunan ko the hard way eh. Kasi, syempre, dati talagang gusto ko masunod yung bias ko eh. So, pero kasi ang problema kasi minsan, nyari 0.9 ka magbebenta, hindi lalampas pa yan. Di ba? Baka, ano, baka pwede ko pa mabenta mas mahal. So, yun, dun minsan tayo nadadali. Pag hopeful ka na lalampas pa.
Pero yun, di pala aabot dun. So medyo nakakainis. Hmm. So ayun. Ayun lang. Sige. Tama. Ayun lang. May add pa ba kayo guys sa whole day? Parang isa lang naman nag-mention yan. Gap down bukas, no? Akala crypto. Ayun. If wala ayun. Na all day, okay. Pwede siguro okay. Next, ano? BSC. Sarap sana pagkwentuhan yung IPO, pero... Oo nga eh. Sayang, walang time pa eh. Sige. Pwede nyo naman i-continue yung mga discussion na ganito, guys. Kanyari, sa FGD, sa mga AG nyo. Pwede nyo yan. Congrats pala sa mga nakapag-subscribe dito tapos nasakyan yung 1.5 ceiling. Oo, tama. Good sell yan itong na... Kung nakabenta kayo ng mga 1, okay yan. Goods na. Ayun. So next siguro, BSC. May mga nag-end. May... Inuna ko muna yung mga sa listahan, yung ano eh. Mga medyo basura eh. Okay. Mamaya BSC... na siguro yung blues. Hmm. Anong take mo dito, CB? Or wait, zoom out pa kaya? Zoom out pa natin. Wait eh, kailangan yung drawing pala doon. Okay, so nagtatry mag-hold tong ano? Anong level ba yan? Reversal. Bali, reversal siya eh. 0.64, 0.66. Parang nagtatry i-hold. Ayan. O, reversal nga. Tapos, wait. Ayan, yun yung tingin ko dito. Tapos possible EOTS. Although ang critical na pwede bantayan dito is kung mag-higher low ba siya na next niya ba is green candle or sisirain niya yung support na yan, yung 65 levels. Kasi nung una, di ba parang masaya na tayo nung nagbe-break yung nag-breakout sa DB50 eh. Kaso bumalik. So let's see sa next week kung mag-hold yung level na yan to create a higher low or green candle, ideally. Or pwedeng gawin niya, butasin niya na talaga yung support na yun, yung 65 levels. So yun yung nakita ko lang dito eh. Tingnan nga natin, tradable ba ito? Pwede pala. Ano? Oo, pwede. Medyo ano to eh, basura talaga. Mm. Ayan, yun yung bias ko dyan. Hopefully higher low, pero if not, yun, wala. Benta ka pag nag-breakdown dyan. Mm. Ako pwede. Pwede siguro ito. Pwede ko siya tignan E2. Yan. Significant din yan eh. Nagkakabentahan. Maliit lang range nito eh. 72, 73. Medyo... range. Ayun oh. Actually, pwede na yan eh. Makabili ka dyan sa lower DB50 tas benta ka lang sa taas. Pwede na yun. Basta critical pwede. Mag-hold yan. Ano? 60... 63 hanggang 65 yan. Ang issue ko lang talaga pag reversal, yung ganitong structure, yung may mga babanggaan kang ganitong order block. Oh, medyo wala. Parang sell on TP, you know? Oh, sell on TP ka talaga dyan. Hindi ka pwede mag-expect na, uy, ZS, reversal, lilipad, magta-trend. Mahirap, mahirap. So, quick trade lang talaga usually pag mga ganito. Yun. So, ano tradable naman siya eh. Kahit ito ka pumasok. Oo. Tsaka ano yun, may, I mean significant naman reward kasi basura siya. Goods pa rin. Plus sell on immediate resistance pwede. Ayan. Ano pa ba? Wala BSC. Lang to sa InvestCap eh. Oo, yan. Yun naman wala. okay. Yun, may nakalagay lang dito, BSC swing entry niya 0.69, cut 0.66. 0.69, cut. So, okay. So, kanina bumili, no? Malamang. Malamang, oo. Tapos, ang bias niya, CV on weekly. So, weekly ata siya nakatingin. Oh, weekly. Sige nga, baka may kwenta. Ah, okay. Dito. So, parang, so, itong, yun siya nagtatry. Okay. Itong box na to, ganyan. Hmm. Tapos, TP niya, potential is 0.87 to 0.9 area. Hmm, ito, same area. Ayan, okay. Good naman yun. Tsaka yun, mahalaga rin yan guys, yung ganyan. Yung magsiset kayo ng sell tsaka buy as an area. So, wag lang kayo mag single price point na, ah, benta ako 0.9. Kasi pagka na-fix yung mind mo na 0.9, mahirapan ka magbenta kung hindi yun naabot. So, maganda set ka ng area as buy or sell. Tapos, nyari yan, maganda yan, 0.87 to 0.9. So, pag hindi niya na inaabot yung 0.9, tas nakikita mo sa board,
is binibenta na, nag-uuna na magbenta, sabay ka na. So yun, yun yung maganda. Then, ano pa ba? Sino pa bang may BSC? Parang yun lang. Ayun. Parang wala namang na ibang group. Siguro, well, may add ka pa dyan mo, CD? Or ano? Oh, okay na ako. I think siguro, na naman. Next, ito, green. Green daw eh. Mayroon eh. Green. Green. Ang idea, teka, saan na yun? Green, breakout, entered at 2.51, tas TP niya 3.03. Ayan, 2.51? Ayan, okay. Parang psychological. Tas 3, mga around 3.03 daw eh, TP niya. Or siguro 3 na rin yun. 3.03. Ayan, yung resistance. Ah, okay. Pwede naman if, kaso yun ya, ang siguro comment ko lang dito is, yung bias niya or yung trade idea niya is breakout. Kaso, I mean, price breakout, tama naman, pwede. Kaso, hindi lang siya ganun kalakas kasi nga, di ba, wala siyang RSI 70. So, yung breakout candle niya para siyang hammer. So, yun yung... Or kung ngayon siya nakabili, medyo hindi pa siya ganun ka-decisive yung candle. Pero okay lang naman yan. Valid naman yan. Tapos, pwede ka rin naman mag-cut below nung, or siguro VAR na lang yung cut mo, or depende kasi yun yung cut mo kung gaano ba kalaki yung allocation mo, and kung yun entry yung AEP mo, yung average entry price mo. Pero yan, okay. Valid naman yung idea kasi tingin ko laki rin ng reward na yun, 2.5 to 3. Sige, tingnan natin. 2.5, yan, malaki na kita. Pero tanong ko, Van, tanong ko, so correlate natin sa index kunyari. Kasi sabi natin, diba? Sige. So index ganyan, di ba? Breakout. Ngayon, green, kung titignan natin, parang downtrend siya. Ganun. Reversal. So ano ba, titirahin mo ba yung mga ganitong setup sa ganitong market? Sa akin, ano, parang hindi muna. Siguro pass muna ako. Unless na lang talagang mag-wild to, tapos magpakita ng RSI 70. Pero sa akin, personally, wag muna. Yun din yung siguro ma-recommend namin sa inyo guys, na yun yung sinasabi namin kanina about wag na kayo mag-try mang exotic place. Yung, parang ganito kasi yung tawag ko dito eh. Parang pwede kang maiba. Kumbaga, may iba ka sa ibang traders kasi, uy, baka paano mo nakita yan, sir? Lupit niya na. Parang naka-enter ka sa parang never heard or parang hindi. Wala sa radar, di ba? Okay lang naman yan. Pero kasi kung ganun yung market sentiment na breakout tapos nagsiswing na siya, try mo humanap ng stocks na parang aligned dun sa move ni index. Yun. Di ba marami naman tayo ngayon, RSI 70, tapos nagpo-pullback ngayon, this week. Yun, sabayan mo yung index. Kaya tingnan mo to, yung green, medyo mabagal siya. Pero I mean, hindi ko naman sinasabi invalid yung trade idea. Correct, kasi, correct. Ano siya eh, kumbaga all trade idea, basta well planned out yan, valid yan guys. So, yung sa amin is talagang ano lang to, personal analysis. Siguro comment ko lang din kasi di mo naman, I mean, kung ako, kung busy ako, hindi ako makapag, alam mo yun, everyday check sa market. Siguro pwede. Pwede yan. Low-volatile na stock. Totoo. Tapos nantayin ko mag-reverse. Kasi ang problema yun, pag hindi naman ganun, no, kung gusto mo trade, na trade ka talaga araw-araw, di ba? Kung may free time ka. Mo, andito ka tapos, ang dami nagliliparan na outs. Medyo frustrating. Sayang oras mo kasi hindi nang siya gumagalaw. Pwede to dun sa mga ano talaga, position traders, ganyan. Correct. Yung ano, kumbaga, set nyo lang yung expectation nyo kung, or kung yun yung objective nyo. Yan. Yun lang. Ano pa baka ba? May isa lang yung merong green. Pero pumasok to sa scanner ko, actually, is pwedeng ganun. Pwedeng reversal play. Pwedeng console, another box. Bago mag-break. Kasi na-take niya na yung 2.5 eh, meaning, ayun, significant din siya dahil dyan sa PD. Kaya para sa akin, good pa rin. Tapos, yung tingnan mo yung sell volume na sobrang liliit din. So parang ang take ko sa green din, nag-aantay lang to ng mga big time buyers eh. Pero yun nga, ang tanong kasi doon, gano'ng katagal? Diba? Oo, yun lang. Yung tanong. Hindi mo alam sinong unang papansin dito. Kailangan kasi may parang big fish na tumira dito eh, parang pumitik, para makita nung iba.
Ganun siya. Hmm. Yan. So, okay. Isa lang naman yung green. Then next, siguro all HC. All para, HC. Para mapasadaan natin yung mga nilista nila. Okay. Ayun, ako med, parang pangit nung nangyari din kay all HC EOD. Kasi parang nakita, ang ganda na nito intraday. Tapos biglang ba't naging ganyan? Hmm. Pero wait. Actually, sige. All HC, ah, hindi, watchlist lang daw. Ay, hindi, meron dito group 6. Entry 5.6. Cut 5.4. Kailan to? Kanina? O kahapon? Baka kahapon, no? Tapos TP niya daw, box TP. Tapos holding yung 50 MA trailing. Yun yung trailing. Box TP. Yan. So, 5.6 ang entry. Okay. Box so, TP. Possible dun sa green candle, eh. Kasi, mas mahirap pumenter ngayon. Hmm. Ganda yan. Sana kung nag-hold yung ano, you know, DB50, eh. Oo, oh, yun. Yun yung sana. Kasi kanina, nag-a-above na siya ng kabadi. Kung body-to-body, pwede. Kanina, nagtatry na mag-hold. Kaso, ang pangit nung close niya. So, let's see. Kung magko-continue yung pababa or ma-hold yung level. Pero yan, sa akin, good to watch pa rin naman. Watch pa rin to kasi all-time high to, eh. Tama. Gumagawa ng panibagong base. So, okay. Saka ano to, eh. Ang pwede niyang gawin is yan, tignan mo yung previous niya. Yung parang ganyang klase ng mag-squeeze yung MA 50 and 20. Oh. Ayan, oh, ito, ano yan. Lang talaga dito, crucial lang talaga dito, yung RSI. Oo, oh, yan. Kailangan niya talagang may isang malakas na move siya, eh. Para... Kasi, oh, kung makikita mo, nakakita ka ng mga multiple bear dips dito, tapos nakakita ka ng mga double top dito sa taas. Mm. Diba? So, yeah. Usually sa structure-wise, bearish yung mga double top tas may bear dip ka na. Although, hindi naman sa significant bear dip. Yeah. Pero yun nga, kaya medyo cautious pa rin ako dito sa kay all HC. Pero definitely, pag nag-breakout, oo, maganda yun. Pwede kunin. Yan. Yun din pending bias. Tas ano pa pa. Yun lang naman comment nila sa all HC. Well, okay. Good to watch lang. So next siguro, MEG. Ito, sa mga medyo heavy na tayo. MEG. Ayan. Okay. Ayan. Kaya if mapapansin nyo rin yung mga big caps, yun yung may mga good structures ngayon. Kaya di ba parang hindi pa clear, eh. Ganun din pala, no? Breakout na. Ayan. Breakout, RSI 70. Which is, yun, good naman. Tas AOTS daily. Tas ang ganda rin. Ito yung, if makikita nyo guys, ito yung medyo kamuka nung index, eh. Hmm. Kumbaga, di ba, nag-breakout, tas dalawang confirmation, tas today validation. Kasi parang, di ba, syempre sila yung nagko-comprise din. Yung mga blue chips yung nagko-comprise nung index. So if mapapansin nyo, ganyan din yung mga moves ng blues. Hmm. Maganda to actually. Pag nag-break to na clear. Oo. Kulang pa ng konso, eh. Magkakonso pa ito kasi makunat yan, eh. Ayan, makunat, tama. Yun din yung comment ko dyan. Kahit sabihin mong tres yan kasi baka ma-miss ano nyo yung mababa yung value niya pero tingin may market cap niyan. Sobrang laki. Ganda. Pag mga trend follower dapat nakatingin sa mga ganitong structure. Yung kaka-breakout lang sa range tapos bubuo pa lang ng outs. So, yan. Ganda. Potential TF. Yan, yung isang comment dito about MEG is AEP 3.29 daw, tapos cut loss 3.19. Okay. Tawa ko dito sa comment green kasi kanina pag EOD pumula. Green nga, you know? Oo. Kulit. Pumula. Ayan, tapos box TP daw siya dyan. Okay. Ayan, ano pa ba? Wala namang ibang nag ano pa ng sige, mga goods. So, parang kamukha nito yung ano, yung AGI. Oo, oh, mga blue, puro blues yun. Pwede. Ah, hindi. Ito, although wala pa siyang price break, eh. Ito, big range din, pero ito, clear price break yung inaantay, tsaka RSI 70. Oo, oh, walang nakatingin sa ano, no? AGI. Wala, oo. Pero nag-discuss na ito si Boss Yuri, meron nakatasya na ito. Ah, meron siya. Okay. Parang TF candidate niya ata ito or not sure kung binenta niya na or hold. Sige. Ayan. Ngayon so, natin yung volume kung okay. Ayan. So after nung MEG, meron.
is MPI. MPI daw. MPI? Ito, another... Another low, pero big cap din. Parang mababa yung ano niya. Ayan. Oh, medyo sideways pa to. Mm, yan, sideways. Oh. Ang mahirap lang dito, guys. Yan, sideways siya, tsaka makunat. Kaya parang ang hirap niya i-trade. Tsaka mabigat. Mm. Although, maganda yung ginagawa niyang move na yan. Yung parang tight console na yan. Ayan, oh. Parang, oh. Pwede mo naman yan. Pero para sa akin kasi kung... ang goal mo is parang quick profit. Pwede maghanap ka. May mga better options pa. Oh, may better options ka. Ano bang comment? Baka may comment eh. MPI, ang comment niya rito is 4.01 cut daw 3.9. 4.0 na yan. Parang tingin ko nag-enter nga siya dyan sa ano, sa tight cone. So, siguro above BB50 rin yan. Ang ano ko naman kasi dito, konti na lang yun. 3% lang. I mean, pwede ka mauntog eh. Pero, tas, diba, konti lang, pwede mo na sa antayin. Oh, o kaya, pwede mo rin gawin. Trench ka dyan, 4. Tapos, another trench ka dun sa breakout. Pwede ganun. Tas, pwede. Basta, ano lang, factor in mo lang, syempre, mabagal kasi siya. Kung mabagal siya, tas mabigat. So, kung ganun baka naman yung... Yung condition din lang din yung okay sa'yo, din okay lang. Pero kung naganap ka ng mga quick buck and potentially mag-trend na mas mabilis, then dami, yun yung focus mo dapat. Ayun. Ano pa ba? Meron pa ba? Tell. Oh, nagulat nga kami. Pero tingin ko mukhang maganda yung yan. Oh, ano? Kasi yung structure ni Tell maganda. Although sobrang heavy all-time, talaga nito, guys. All-time high din? Ah, hindi. Oh, hindi pa naman. Pero ang ganda nung nung konso niyan, sobra, parang okay. Sobrang ideal nung ginagawa niya. Ayan. Ah, globe pala yung all-time high. Pares lang sila ginagawa. Oh, yeah, ayan, oh. Mukha sa ayan, magkamukha lang sila. Oy, mas okay ito, Brad. Hmm. Ito, mas malaki nga lang, 3-4. All-time high. Hmm. Ayan, pwede naman to. Pwedeng-pwede. Kung ano. Ayan, no? Nagsisigil pa. Meron lang siyang bear dip na significant, pero... Ayan, may multiple bear dip ka. Pero, let's see. Natin. Kung normal naman yan sa ano sa uptrend, normal naman siya. Kung mabreak pa rin yan, all-time high pa din siya. Wala namang mahina sa all-time high. Wala dividends play din, kaya... Oh. Hindi ko rin alam yung mga ganyang play pag blue, eh. Kaya... Ako rin eh, actually. Pero usually, alam ko pag malapit mag-dividends. Mataas ba? So, madaming pumapasok eh. Pwede. Ayan. Ano pa? Sa GP ba? Walang nag-trade? Meron mga nag-trade dun ata sa PSC discussions pero parang naka-intraday chart sila eh. Ewan ko lang kung ano. Reflexive bounce. Kaya lang di masyado malakas, no? Ewan nga, ano. 9. Siguro intraday ba nito? Ano, itsura? Kasi grabe naman yung bugbog nito eh. Hmm. Diba negative 95% sa open? Parang nag-aantay ito ng mga maglalaro eh. Ayun, no? Pero expect mo kasi, pag reflexive bounce, medyo malakas. Problema. Kaso ang mahirap kasi nito, hindi ko alam yung context, baka kasi iba. Kasi iba yung context ng huge price drop na open yung market. Kasi yung bigla lang siyang gap eh. Yun yung hindi ko alam. Kasi wala, wala pang experience sa ganun. So, grabe liquidity, oh. 1.81B. Yan lang. So, ayun. Set lang kayo siguro stops dyan. Baka mamaya. Hindi ko alam. Baka may mga biglang ulitin niya yun. GG ka. Spend na matay. Oo. ayoko nung ganyan. Yung speculative. Speculative masyado. Nakatakot eh. Maipit yung pera. Makapasok mo lang. Yun yung ayoko. Okay sana yung bounce na. Hindi mo masyado matagal. May 2021. Tsaka so, ano eh. Suspension. Maganda sana if bounce yung hinahanap mo. Yung talagang tuloy-tuloy. Pero bounce lang talaga to. Tsaka yung tuloy-tuloy sana na red. Eh, ito kasi iba yung context niya eh. Biglang nalaglag eh. Kaya hindi ko maintindihan kung paano ko ititrade. Kaya... I mean, clear gap fill, pero ayun ko. Ayan. Ano pa ba? Okay. Si Inil, nakikita ko, hinahype to. Babalik daw ng 300. Pwede. Gap fill. Gap fill. Sobrang lang.
Yan yung di ka, ma- di ka pa yan, na-experience. Yung gap fill. Ayan, oo. Oh. Yan yung pwede mayari. Pero anyway, ayun. Meron pa dito, ano, Sec B. Tingnan lang natin. Baka kasi may gusto silang, I mean, may mga naitaran. Ito, okay sana nung nag-try siya mag-breakout dyan sa 1, 2, yan, 6. Pero bumalik siya eh, lalim nung balik niya. Kaya sa akin, good to watch naman. Pwede mong i-watch lang for another set of higher lows or tight conso. Pero yun, until... No, antay mo rin, breakout, pwede. Kasi parang yeah, third, AOTS time, din third siya. Time na tinitest eh. Mm. Yan. Kasi ano pa pa? Ito, mabigat auto pa sa akin eh. JFC din, meron din. JFC. Ito, lakas din ito previously eh. Oh, ayan, oh, maganda rin siya eh. Hmm. Ano bang, may, hindi pa naman ata ito all-time high, pero ayan, maganda rin yung tsura niya. Ayan, pwede mo naman siya i-trade tapos cut ka lang below. So para siyang, pero ewan ko lang kung hanggang kailan yung, kasi parang sa akin ang laks na nung minove na eh. Oh, yan parang globo. Oh. Ayan. So yan, check nyo na lang kung paano nyo i-manage yan. Pero overall, good structure siya. Tapos next is UBP. Ay, ito, tingin ko ayan. Bloom. Teka. Ayaw, bloom daw. I think meron. Maganda itong bloom eh. Hmm. Ito medyo mababa yung AOTS. Tapos nag-breakout siya. Although yan, nababangga dun sa order block sa kaliwa. Ayan. So parang ang tingin ko dito, baka gumawa muna siya ng box niya eh. Tingin ko nga mag-conso muna. No? Pwedeng conso muna, catch up ng MA. Oo, oh, yan. Tama. Catch up ng MA bago tumuloy. Hmm. Pero I think yung fractals nito okay din siya pag nag-trend eh. No, okay. Pwede rin. Ito ba yun? Ito mga ganitong fractals after na reverse. Ayun, pwede. Ano pa ba? Yun, so bloom pwedeng conso. Ano pa ba? Tsaka ano pa eh, maganda sana dito sa bloom. Basagin niya RSI 70 ng maganda. Kasi parang pasundot-sundot lang siya eh. Ayan o, ganyan-ganyan lang ginagawa niya. Tsaka wala pang good volume ng buying. Kaya yun yung antayin natin. Okay. Ayan, meron pa UBP eh. UBP. Ano itong UBP? Banko din ba to? Oo, Union Bank. Ayan, maganda rin siya actually. Ayan, tight, nagta-tight yung conso niya. Tighten conso. Hindi ko lang alam kung ETH to. Ang baba ng liquidity. Oh, feeling ko rin na lang. ETH ba yan? Hindi ko sure eh. Parang UVP. ETH yata. Kaka-touch lang ETH. Oo, nga. ETH nga yan. Ano? 96.95. Hmm. Nice. Pwede. Actually, good yan. If talagang may magandang nangyayari sa UBP. Good yan. Okay. Ang ano ko lang dito, yung participation lang. Parang wala. Oo, wala eh. 2M. Oo. Sana merong maglaro na ano. Pero if gusto mong pumosisyon na and bias mo is ATH, maganda nagbabay ka na ngayon. Pero hindi yung financial advice. I mean, huwag niyong sundin na ano. If ever lang na ganun yung price niya. Pag may pumasok pwede. Na participation. Eh. Oo, kasi buying. Good na yung structure niya. Yun. Pwede naman to breakout na lang eh. Hindi na lang. Pwede rin. Sa weekly din kasi niya, above RSI 70. 5%. So, pwede. Yan. Yun. Ano pa ba? Yun lang yung nasa listahan natin. Oh, okay. May mga na-miss lang ata sila eh. Katulad yung Seb. Yan yung kamukha ni Mac eh. Ikaw lang ba? Oo. Oh, walang nag-ano. Yan yung review previously RSI 70 kaso parang laki rin nung binagsak niya. Hindi naman malaki. I mean percentage-wise hindi. Pero yung itsura ng structure niya parang kinain niya yung mga green candles. So wala. Antay-antay lang siguro ng conso tsaka conso bro. Tsaka outs. Pwede. Yan yung kamukha ni ano eh. Ni Mac. Nasa bahayan niya. Ayun. Actually, Mon. Ano ba yung Mon?
Tingnan mo yung moon. Sige nga, moon. Ay, wala. Wala, patay. Namatay. Parang gap up. Namatay, eh. Gap up ba yan? Micro, pa, nagpaasa lang ng microbox breakout. Tapos... Ay, grabe, gap up pala yun. Diba? Close, tas gap up. Bentahan lahat. Ah, kanina, kanina. Oo nga, no? Hindi ko rin nakita yun. Nag-gap up pala yun. Yun, no? So, laki nun. Fix din. So, still nagunahan always... din. Oo, oh, okay. Oo, oh, yun lang. Okay, tsaka hindi ka na rin magugulat eh. Kasi, di ba? Kaya nga, dami na ipit dyan, no? Sa drop na yun. Dami na ipit dyan, eh. Yan. Actually, yun lang feeling ko. Yung mga ano. Taas ng selling... Ano pa ba? Parang wala na akong nasa watchlist din eh. Ako, ito lang. Ano ba ito? Halos na-discuss na rin natin ito eh. Ano ba ba? Wait. Si ano pala? I think si Dito. Kita ko siya ano sa biggest source losers. Bugbog eh. Ay, breakdown. So, pag ganito, mga breakdown ng major pwede support. Pwede pala ito eh. Pwede the pwede to shorting. Pwede shorting. Abang ako dito, Mari. Oh, abangan ko 'yan. Oh, yung parang okay, untog bounce. Ulit diyan. Parang lawit muna siya tapos untugin niya yung 6.6, parang reverse na swing, no? Pwede, pwede. Ayan. Pwedeng ganoon. Ako naman ang aabangan ko. Baka posibleng ano, posibleng reflexive bounce katulad nito. So parang ito. Oh, 'yan, tete. Yung na-break yung major support, 'di ba? Isang lawit tapos nag-bump. Pwede. Pwede nga ulitin. So may mga ganito ang fractals din. Mga nagbe-break ng mga key supports. And then namamatay. I mean, nagbibigay ng malaking black candle bago mag-bounce ulit. Or pwede din. Short opportunity sa Investacup, sabi ni Van. Pwede din yun. Pwede. Maganda sana kanina or yan. Antayin yung mag-drop muna tas lower high, another lower high, tas untog dun sa 6.6 kung saan siya nag-breakdown. Yun yung tingin ko. Ay, ayun pala, hindi na-discuss, sayang ito. PLRT. Ah, feel in this rate. Medyo maganda to eh. Oh. If ever lang, if I... But flip. yan, yan. Okay. Maganda yun, yung no? Volume niya, RSI 70, tas from parang IDO? VCP din siya. Oh, yan. Although medyo mabigat siya onte, pero kasi ano to eh. Oh, okay lang. I mean, ETH to eh. AIPO. So, let's see. Hanggang saan to. Unlimited rewards ka dito eh. Si ano ba? Si Airit ba? Ganito din ba yung fractals na Airit? Yung iba, ayan, medyo ano to. I mean, ayan, no, pwedeng ganyan gawin nyo guys eh. Nakita niya. Yung parang IPO, Conso, IPO, tapos... IPO, Conso, oh, tapos... Ayan. I mean, di naman sa nangahype, pero kasi di ba, ATH yan eh, pag IPO eh. So, ilang percent din yun? Ilang yun. Percent na ba to from breakout? Tignan from breakout sa IPO. Hindi pa to masyadong... Well, 67, ganun. 60 plus to 70. Okay. Yan. Yan, yung... Sobrang sarap i-trend follow. Saka, parang ano bang take mo sa mga rate? Di ba parang ano to? Ano ba to? Parang housing ba to? Real estate. Oh. Oh. So hindi naman siya ganun ka impacted. Ano, di ba? Oh, yung parang drastic na biglang nagda-down lahat. Hindi naman eh. No? Kasi para sa akin, real estate eh. I mean, habang dumadami tao, hindi naman mamatay real estate eh. So yun. Marami rin IPO na paparating eh. Nakita ko sa... Oh, ano? Ano ba yun? Figaro? Tega. May sinend si Ruel sa ano sa PSE discussion. Nakita ko lang. Mga upcoming. Oh, ayun, maganda. Pwede. Para magkaroon naman ng ano, volatility PSE. Yan na nga eh, no? Sayang yung all day kasi kala natin. Mga na-stock nga yung mga ganito. Oh, pero okay ito yung ano, yung Affil Invest. Oh, yan. Nakita ko lang din. Kung magbigay pa ng entry. Ano yun, no? Pwedeng ano, pwedeng box. Pwedeng retest. So contract niya i-trade, pwedeng pwede yan. Ano pa ba? Yun, sumilip lang ako sa watchlist ko eh. Wala naman na halos. So, ayun, sige. Yan, at least lang medyo naman. Maaga-aga tayo. Baka may gusto pa kayo itanong or kaya nga eh. I-discuss.
Basta pagka may questions kay guys, pwede naman PSC discussion. Oh, sobrang, sobrang daming tao dun pag marketers. So, mapavalidate nyo yung ideas nyo or consultations. Ganun, pwede. Ayun, sige. Ayun, okay. Actually, yun lang din. Re-reiterate ko lang, no? Yung tong face ng market. So, alam naman natin challenging. So, unang, ano talaga natin, unang trabaho natin, protektahan muna yung capital. Make sure, di ba, na hindi dito sa phase na to mauubos yung ano yung capital. Dapat pagdating ng phase na makakakita tayo ng mga big move, dapat ready tayo kasi yun yung mas ano eh, mas draining din talaga yung nagtsinaga mo yung bear cycle tapos pagdating ng bull market parang ano, parang wala ka ng gana, di ba? Tama. So, tsaka, ano, siguro isang takeaway ko kahit dati pa. Yung mga ganitong moment na, hindi, ito kasi medyo parang umiinit na yung market natin eh. Parang nagsa-start na eh. Pero kung for example, next cycles, future cycles, pagpangit talaga market siguro, ang gawin nyo pag nagtitake kayo ng breaks or yung trading break, ulitin nyo talaga siya. Parang spend it well. Kumbaga, huwag kayong yung parang tinitake nyo for granted yung mga breaks nyo. Pag nagtake ng break, talagang sulitin mo yung tipong alisin mo talaga yung trading sa ano mo, huwag ka muna magpaka-stress. I mean, pwede ka sumilip, pero kumbaga spend it well with your family, friends, ganyan. Na para, ang purpose kasi nun, pagbalik mo, refreshed ka ng, as in, sobrang ganda ng mood mo to trade. Kasi kapag hindi ka nagtatry magpahinga or ano, talagang pilit ka ng pilit, wala eh, ma-burn out ka niyan. Tapos pagbalik mo sa market kung kailan maganda na, wala ka sa mood, parang ano ka, tuguan ka, parang ganun. Isipin mo, dead by 1,000 cuts ka, puro kasugat. So paano ka lalaban, puro kasugat dun sa cuts mo nung bear market, di ba? So maganda, pag bear or pangit market, ayusin mo yung break mo, talagang mag out of town ka or mag relax ka, ganyan, chill ka, seryosohin mo yung taking breaks. Yun yung natutunan ko eh, kasi dati talaga hindi ako, no chill din ako, parang ano ako eh, gusto kong mabawi agad. Wala, parang mas naging costly lang yung ganung move. Yun yung siguro advice ko lang. Pero sa ngayon syempre ano na, bantay-bantay na tayo, hindi na tayo, baka nagpipitch ka ngayon tapos lumilipad na pala, ganun. Sayang na. I mean, next cycles yan, siguro. Pagka may pahabol daw, paano daw i-short yung MWC? Ay, paano daw? Hindi ako marunong mag-short po si. Isa lang kasi alam kong ano, parang methodology to short. Pwede breakdown, di ba? Actually, pangit na i-short yan kasi ang ganda nung hammer. Yun nga eh, medyo hindi pabor yung ano sa'yo, pangit, sa'yo eh. Kasi ano siya out. Yan, tama. Zone 3 yung RSI. Pagandang i-short ano, yung mga previous run-ups like kunyari ano bang PETT ka. Siguro tulad ng mga ano, APL. Ganun. I think dito. Ito, dito. Clear down trend. Pwede i-short. Parang baliktad lang din approach. Diba? Ayun. Okay. Tayo mabit ng alas 12, Brad. Oo nga eh. Ewan ko lang kung talagang patagal pag kami ni Boss Pipe na gano'n. Pero hopefully naman. Wag kahit, ni mga boss yan. Hopefully naman kahit medyo matagal kami compared siguro sa iba. Hopefully may mga natututunan naman kayo. Sana may mga may nakukuha na mga kayo. Ako, marami akong key takeaways. Hindi ako masyado nakatingin dun kasi sa market eh. So, helpful din makita yung mga trade ideas nyo. Kaya nga eh. Keep nyo lang ideas nyo, exchange nyo lang lagi. Kaka kahit hindi dito sa FGD, sa AG nyo. Yun. Kahit dun, magtagal kayo, ilang hours kayo mag-meeting, mag-discuss. Mas good yun. So thank you sa pag-attend ng kahit inaabot ka. Ito din naman talaga yung step para dun sa ano eh, sa gusto natin marating, di ba? Show up lang tayo palagi. Mas marami kayong makukuha dito din, actually. Compared dun sa ibang webinars na ano. Ayun, yun lang. Ayos, good night mga boss. Good night mga boss. Thank you, thank you. Thank you, Van.
Mm, thank you, Wasiki. Na-resume naman natin recording, so all good. May namus lang kanina, dalawa. Pero actually, ako yung nag-post eh. Kasi nung nasa breakout room, nag-record pa rin sa pinos ko. Nakalimutan ko i-resume. Ah, okay lang, okay lang. At least na. Ayan, thank you. Thank you, everyone. Thank you, Kyle, Sir Francis. Thank you, mga sir. Kita-kita na lang sa ano, Discord. Yung LRC USDT, bumagsak na rin sa mga... Malakas ngayon, mana tsaka sand lagi, magkasabay mana, eh, no? Short ako eh. Mana? Mana tsaka sand. Ano? Sa... Lagi silang sabay. Eh, alam ko parang parehas ata ito na... Ano ba to? Anong tawag doon? Parang purpose niya, parang ganun. Utility. Utility. Oh, yan, utility. Parang yun. Anyway, oh, medyo newbie lang ako sa crypto kasi nagtatry-try din ako kasi ang ganda niya. Pero dito ano, para sa akin, kailangan mo talagang silipin intraday niya. Yung scanning mo, meron kang scanning daily, tas ililipat mo ng 4 hours, 1 hour. Depende sa ano eh. Kung spot ka, okay na yung daily. Pero ako kasi futures. Kung nagle-leverage ka, medyo mahirap dapat intraday. Yeah. Yun ang pansin ko rito eh. Pag sinilip mo, kunyari 1 hour, pwedeng maganda siya. Sa 15 minutes, pwedeng pangit siya. So yun, parang pipili ka. May crypto ba dito? Oo, yan. Meron na pala. Ayaw ko lang kung same na real time. Meron. Meron din. Ayaw ko lang. Real time ba yun? Yan pala. Real time. Pero parang mas maganda na rin yung sa Binance mismo, no? Kita mo rin yung ano. Oo, maganda rin charging platform nila. Mana. Actually, may ano na rin eh. May PSE na rin sa TradingView. Pero hindi ata sobrang... Sure kung sobrang accurate eh. Hmm. If na-try nyo na. Okay. Naka-stop recording na ba tayo? Hindi pa. Ayun. Mga ano lang to, commercial lang guys. Kasi... kung wala kayong ibang ano, explore sa ibang market. Ganyan. Anyway, yun lang. Okay. Ako, parang mas komportable ako mag-short dito kasi ang daming, ano yun, di ba? Parang ang daming nagra-rally ng sobrang lakas katulad nito. Oo. So, alam mo na yung cycle, di ba? Kapag nagra-rally, parabolic, ang next cycle niyan, ito maganda to. Maganda tong LRC short. Pag so, na-break tong 2.8, 2.9, tapos sa ano to? Ay, sa 15 minutes ako yung nakatingin. Tapos, ako nakatingin ako sa hourly lang eh. Hourly lang. Pwede rin. Feeling ko minsan may confluence din. Nagsambahan ko yung tok-tok niya dito eh, short. Lower high, ganun. So double top structure. Nice. Parang ganito. Tapos dito, diba, double top. So dito na ako nakabang. Sabi ko, pag nag-double top siya, hindi niya na-beat yung previous high. Oo, parang ano yun. Sobrang notable yun sa crypto. Laging nangyayari yun. Tapos hindi ko lang magawan pa ng sistema yung ganyan. Pero meron kang bear div na significant. So pwede i-short. Yeah, tama. Tsaka yun siguro next entry dito kung wala ka pa para sa akin ano. Yan, break ng, 'di ba nag-break ng 3. Yan. Siguro break pa ulit 'yan. Buhos pa onte. Tapos magki-create siya, 'di ba? Be-break din yung 100 MA. Tapos babalik siya diyan sa 2.9. Tapos magkakaroon siya ng reverse hammer. Pwede. Tapos yun ang parang signal ko na to short. Meaning ano siya, para siyang reverse na swing. Yan pero siya. Actually, itong line na to pwede din to i-short eh. Oo, yan. Pwede. Parang pero ang problema kasi sa crypto bro, napansin ko, parang yung mga obvious na cuts, yun talaga yung parang ano eh, yun yung ginagawa nilang volatility spike eh. Yung alam nila. Stop hunt? Tama. Dito alam nila na. Ay, legit nga yun. Tapos biglang funds. Balik. Tsaka feeling ko, hindi ko rin sure, hindi kami invalidated to. Pero
feeling ko may mga ano rin dito, yung mga robots na rin na nagtitrade. Pwede yung tipong, pag na-trigger kasi nila yung robot nung kabila, magsisell lahat yun, yung automated stop nun. So, ano yun, parang ang laking volatility nun. Kaya feeling ko rin, drastic yung drops tsaka yung buy up sa crypto. Kasi parang pag may nabibreak na level, na ano, yung mga automated stops ata, parang na nakakain lahat. So, bumubuhos yung automation. So, yun. Yun nga, no? Maraming. I think dito sa TR, di ba? Meron sila so, yun. Feeling ko. Lalo na siguro fund manager, mga ganun. Or yung mga big funds na AI, mga ganun. Feeling ko meron eh. Kaya ganun ka drastic minsan, hindi mo maintindihan bakit ganun kalakas yung move. Feeling ko ano eh. Sabay-sabay na yung automation tsaka yung mga and talagang ano actual traders. Ayun. Actually, yun lang eh. Okay. Wala, nag-discuss lang kami crypto saglit. Pero attend na lang kayo guys ano, crypto FGT. Mas juicy yung ano dun. Grabe yung nila. Screener ko sa PC talagang sobrang dry. Tapos hindi ko kilala yung mga nilalabas. Shell PH, AEV. Hindi ko na tinitignan sa chart eh. Oo. I think yung MAC lang yung medyo maganda-ganda yung potential. Ayun. Okay. Yan, yun lang. Sige. Good night, guys. Hey, bro. Thank you, Alin. Okay. Close ka na. Alright. See you. See you, TR. Bye-bye.